Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga ginagalang at minamahal kong mga kapatid at kaibigan sa relihiyong Islam, bilang pagpapatuloy po ng ating online study o weekly lecture na kung saan ating tinatalakay kada linggo ang subject ng akida at subject sa fiqh. Last week, sa first episode ng ating pagtatalakay sa subject na akida, kung inyong maalala, ating tinalakay ang kahulugan bilang panimula sa subject na ito, ating tinalakay ang literal ang kahulugan ng akida sa literal nitong kahulugan at sa tinatawag na filistila o fishara sa pangrelihiyong kahulugan dito. Ganon din naman na ating tinalakay, pinaliwanag, inilahad ang kahalagahan, mga kahalagahan ng pag-aaral ng akida. Bakit nga ba natin pinag-aaralan ng akida? Para mas lubos natin maunawaan bilang panimula ng subject na ito. Ngayon naman mga kapatid, bilang paalala lang, no, bilang para sa inyong kaalaman, ang ating palang napiling aklat na ating tatalakan sa subject na ito ay ang aklat ni Sheikh Dr. Ahmad Al-Qadi na isa sa mga estudyante ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala sa Unayza o sa Qasim, ay ang kanyang aklat na Al-Aqid Al-Muyassara min Al-Kitab Al-Aziz wa Sunnah Al-Mutahara, ang pinagaang akida ng Islam na hinango mula sa Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ilkabilang to sa mga aklat na buod, basic, subalit napakadetalye at napakagaan na pagpapaliwanag. Hindi lang yun, pinaliwanag niya sa aklat na ito, nilahad niya ang pinaliwanag niya, tinalakay niya sa aklat na ito ang arkanul iman, na ito ang pinakaunang dapat natin maunawaan. Noon, itong arkanul iman, at dito tayo mag-uumpisa bago pa ang iba pang mga branches ng topic o mga subject o mga maudu o topic sa akida. Inango niya ang pagpapaliwanag sa aklat na ito mula sa Quran at Sunnah. No, napakaganda nga kasi binabanggit niya tapos mga dalil katibayan mula sa Quran o Sunna, o kaya minsan nagbabanggit din ng mga kasabihan ng mga salafus salih, na mga napagkaisahan, ijma ng mga sahaba o tabi'un at tabi'in, at minsan din binabanggit niya yung mga maling pananaw, mga maling syubhat, mga kalituhan na nangyari, o kaya mga lihis na pananaw, syubhat ng mga naligaw o nalihis na mga sekta, at kanyang sinasagot ng maganda at magaan na paglilinaw hinggil sa kanilang mga syubha. So ngayon, mga kapatid, sa page 5 and 6 ang ating tatalakayin hanggang sa page 7 ng aklat na ito. Yun na nga, no, dinownload natin, ipinost ko yung link ng aklat na ito, pwede nyong i-download, no, inshallah ta'ala. Sa page 5 hanggang sa page 7 ang ating tatalakayin sa aklat na ito. Sa page 5, pagkaraan ng kanyang mukaddima, ito yung panimula, inalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu ila akhir maqal. Sa page 6, no, sabi ng ating Sheikh, wal aqida al-islamiyya imadu hadha ad-din. So ito yung topic natin sa araw na ito na ating tatalakayin ay ang khasais al-aqida al-islamiyya, ang mga natatanging katangian ng akida sa Islam, Islamic doctrine, mga natatanging katangian, special o natatanging katangian na dito hindi mo mahanap sa ibang relihiyon, mga natatanging katangian ng Islamic doctrine na hindi mo makikita sa ibang relihiyon. Ano yung kagandahan ng akida sa Islam na wala sa ibang relihiyon? Yun ang pinupunto ng ating Sheikh. So sabi ng ating Sheikh sa page 6, wal aqida al-islamiyya imadu hadha ad-din. Tandaan natin na ang akida Islamiya, ang akida sa Islam, ang siyang saligan, pundasyon ng relihiyon na ito. Wasiru quwwatihi wa furuhi 'ala ad-din kullihi lima tatadammanuhu min al-khasa'is al-farida wa minha. At itong relihiyong Islam ay nangingibabaw sa lahat ng relihiyon dahil sa mga katangiang tinataglay nito na wala sa ibang relihiyon. Allahu Akbar. So ito yung babanggitin ng ating Sheikh bilang binanggit niya sa panimula niya, sa mukaddima niya, ay babanggitin niya yung mga kasais, mga natatanging katangian ng ating akida sa Islam bilang mga mu'min Muslim. Ano yung mga natatanging akida na tinataglay ng ating akida sa Islam na wala sa ibang relihiyon. Pagkaraan ay babanggitin niya, inshallah kung may oras tayo, ay ating tatalakayin ang thamarat hadhil kasais, yung mga bungang ibinunga, idinulot ng mga katangian na ito. Ngayon, ang una daw,
wa minha, kabilang sa mga khasais. So, napakaraming khasais, mga natatayang katangian ng ating akida, kabilang lamang ito, mga mahalagang katangian. Una dito at tauhid lillahi ta'ala bil ibada walin nabiy sallallahu alaihi wasallam bil ittiba. Una dito sabi ng ating scholar, ng ating sheikh, ang unang katangian, natatanging katangian ng akida sa Islam ay ang akida natin ay ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na tayong ibang pinag-alayan ng pagsamba. Wala na tayong sinasamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itong unang katangian na hindi mo mahanap sa ibang relihiyon. Ang Islam lamang, ang tunay na nag-uutos, nangangaral ng pagsamba sa nag-iisang Diyos. Ito yung unang katangian ng ating akida, ha? Kung kaya siya ay nangingibabaw na ang Islam ay naguutos ng pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Kaya matuwid ang ating akida dahil tayo ay meron tayong tauhid. Wala tayong ibang sinasamba malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala at tinatakwil natin ang iba't ibang ang mga Diyos-Diyosan at ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung maalala nyo, isa sa kahalaga ng akida na tinalaki natin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na pinakaunang mensahe na ipinagutos niya, minsa unang mensahe na pinag-utos niya, pinarating niya sa kanyang mga propeta, mga sugo, ay ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagwaksi, pagtakwil, pagsalungat sa mga anumatong uri ng pagtatambal. Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Tunay na kami nagpadala ng mga sugo at propeta sa bawat umman, nasyon. Anong unang mensahe nila? I'budullaha wajtanibut tagut. Sambahin niyo lamang si Allah subhanahu wa ta'ala at itakwil, tanggihan niyo. Iwaksin nyo itong pagsamba sa tawad mga Diyos, Diyosan. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam at kaisa sa kagandahan din ng akida sa Islam ay ang pagsunod sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam bilang huling sugo at propeta. Lahat tayo naniniwala sa mga sugo at mga propeta. Ito ang kagandahan ng Islam. Inshallah tatalakay din natin ito sa Arkanul Iman. Wala tayong tinatakwil, wala tayong tinatanggihan sa mga propeta. At mula kay propeta, kay Nabi Adan, kay Ibrahim, hanggang sa pinaka, hanggang kay Musa, kay Prophet Jesus, Isa alayhi salam, hanggang sa huling kauli-uli ang propeta, ang ating propeta, minamahala propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pangalawang kagandahan, katangian ng akida sa Islam, sabi ng ating Sheikh, ay at-tawqif. No? At-tawqif, yung nga pala, no? Una, at-tawhid, hindi ko naisulat. Yun ang palangunan. Una dito, tauhid. Ang unang katangian, magandang katangian ng ating akida sa Islam ay tauhid, number one. Number two, ay ang at-tawqif. Ano ibig sabihin daw ng tawqif? Ang ibig sabihin ng tawqif, sabi ng ating Sheikh, فَهِيَ رَبَّانِيَّةُ الْمَصْدَرِ لَا يَتَجَاوَزُ فِيهَا الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ وَلَا تُسْتَمَدُّ مِنْ رَأْيٍ أَوْ قِيَاسٍ. Ibig sabihin ng tawqif, mga kapatid, ang main source natin dito sa akida, ang main source ng akida natin, ay saan? Mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating Panginoong Diyos. Ha? Mula sa Quran, mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang pinahayag at anong pamang katuruang akida o ang akidang pinarating ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang sunnah ay bilang kabilang din to sa wahi dahil pinaliwanag niya ang Quran. Bilang propeta, sugo, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinagurian din ang sunnah o hadith na na wahi katulad ng Quran. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. At kabilang at iba pang mga dalil sa Quran na nagpapatunay na ang tanging masdar natin, main source natin ng akida natin sa Quran, ng akida natin sa Islam ay ang Quran at ang sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ang kagandahan. Wala, hindi natin dito pinagbabatyan bilang saligan ang opinion ng mga tao. Ha? Ang pinakasaligan, pundasyon, main source na pinagkukunan ng ating akida sa Islam, una ang Quran, mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang sunna ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, bilang karagdagan, ang ijma' ng mga salafus salih. Pero ang ijma' din ay sumasangayon sa Quran at sunna.
No? Di ba, inshallah, matatalakay na itong ibig sabihin ng ijma kapag meron na tayong subject sa usulul fiqh biidnillahi ta'ala. So, ang ijma din, nabanggit niya sa Quran, wa may shakik rasulam mi ba'di ma tabayyan na lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ito yung dalil na ang mga naijmaan ng mga Muslim, lahat ng Muslim sa isang akida na sumasang-ayon sa Quran at Sunnah ay kailangan din sundin. Lalo na ang ijma ng mga sahaba ridwanullahi alayhim na kung saan sinabi sa kanila ni Allah, fa'alaykum sunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Wala tustamaddu min ra'yin aw qiyas. Hindi pinagbabatian sa akida sa Islam ang ra'i. Ah, yung mga opinion na labag sa reliyong Islam, mga logical basis o di kaya qiyas, analogy. Ang qiyas, walang puwang sa akida sa Islam po. Sa fiqh, meron tayong pinagbabatayan sa fiqh na tinatawag na qiyas. Inshallah ta'ala, iset aside muna natin yun, na kabilang din sa main source ng fiqh, pagkaraan ng Quran, Sunnah at Ijma, ay pinagbabatayan natin ng qiyas, analogy sa fiqh. Pero sa akida, ay wala tayong analogy na qiyas na batayan sa akida. Ang batayan lang natin, katibay natin sa akida natin sa Islam, ay ang Quran, Sunnah at Ijma. Okay, so wala tayong pinagbabatayan, wala tayong pinagkukuhaan ng ating akida liban sa tatlong ito na ating nabanggit na taliwas sa ibang relihiyon na ang kanilang ginawang main source ang kanilang mga opinion ng ilang tao na silang naglihis na kapag silang naging dahilan upang sila ay malihis, waliyaudu billah. Pangatlong kagandahan ng ating akida, sabi ng ating Sheikh, ay muwafaqatul fitra as-salima. Ang akida sa Islam daw ay sumasang-ayon sa tinatawag na al-fitra. May likas. Ito ang fitra kasi, ang likas na damdamin na tayo ay naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin libang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo naniniwala. Ito yung kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Lahat ng sanggol na ipinapanganak ay pinapanganak sa tinatawag na fitra na siya ay likas na may pinaniniwalaan na wala ng ibang Diyos na dapat sambahin libang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So balit kung siya ay nalilihit dahil maaaring ang kanyang magulang ay isang Kristiyano, Hudyo, Buddhist sa Hinduism. Pero bago pa siya malihis, bago pa siya ilihis ng Shaitan, ay siya ay nilikha sa isa fitra na ito. Likas na damdaming naniniwala lamang na walang ibang dapat sambahin malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag may isang gustong pumasok sa Islam, ang tinatawag natin balik Islam dahil bumabalik lamang siya sa kanyang fitra na dito siya nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ang kagandahan ng Islam, sumasang-ayon sa fitra, likas, nature natin na kumikilala lamang tayo sa nag-isang Diyos, allati fatarallahu na annasa alayha kabla an tajtaluhum shayatin. Kung saan itong fitra na ito ay dito nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng tao. Bago pa sila ilihis ng mga niblis at ang kanyang mga sundalo, mga shaytan. Pang-apat na kagandahan ng akida sa Islam, mga kapatid, ay muwafaqatul aql sarih as-salim min ash-shubuhati wash-shahawat. Ito rin ay sumasang-ayon, ito yung muwafaqatul aql, hindi ko na isulat, no? Pang-apat ay muwafaqatul aql as-sarih, sumasang-ayon din ang akida sa Islam sa dalisay na kaisipan, na ligtas itong pag-iisip na ito ay ligtas sa tinatawag na syubhat wasyahawat, yung mga kalituhan, pagdududa, at wasyahawat, pansariling pagnanasa, pansariling kagustuhan. Ha? Ang aklus sarih, ang akl ay sumasang-ayon din, o di kaya ang Quran at Sunnah ay sumasang-ayon din sa tunay na tamang, may tamang pag-iisip na walang syubhat, walang syahawat. Ang problema sa iba, like for example, yung mga ibang sektang nalihis na papaloob sa Islam, bakit sila nalihis? No, bakit sila nalihis? Like for example, ang mga Mu'attila, mga sektang naligaw sa mga katangian pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit sila naligaw? Dahil ang ginawa nilang main source nila bago pa ang Quran at Sunnah ay ang akal, ang kanilang mga logical basis, ang kanilang pag-iisip, na kapag hindi sumang-ayon ang Quran at Sunnah sa kanilang pag-iisip, ay hindi nila tatanggapin ang Quran at Sunnah. Sa atin sa Islam, ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ang ating pag-iisip, siya ang dapat sumunod sa Quran. Hindi ang Quran at Sunnah ang susunod sa ating pag-iisip. Dahil ang ating pag-iisip may limitasyon. May mga ilmul gaib na hindi kayang harukin ng ating pag-iisip. Kaya ang mga taong ito, like for example, ang Mu'tazila, isa sa sektang nalihis, tinanggihan nila
na mayroong kaparusahan sa libingan. Bakit daw? Dahil hindi tinatanggap ng akal, pag-iisip. Kasi sabi nila, mayroon silang syubha. Kapag daw, paano natin paniniwalan, ika nila, na mayroong kaparusahan sa libingan, ay kapag nilibing natin ang tao at hinukay natin, wala tayong nakikitang bakas na kaparusahan sa kanyang katawan. So, ito yung hindi nila tinanggap. Dahil sa mali, may manong silang mga pamantayan, logical basis, tinanggihan nila yung mga dalil sa Quran at Sunna na mayroong kaparusahan sa libingan. Ha? Kasi ang kaparusahan sa libingan, kabilang to sa ilmul ghaib, lingid na kaalaman, na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang tanging nakakaalam. Ang lingid na mga kaalaman, ang obligado sa atin dito ay paniwalaan. Like for example, sa araw ng paghuhukom, may mga kaganapan doon, mga lingid ng kaalaman, pero pinanating lamang sa atin, bilang pagkalahatan na mayroong mga mangyari sa kabilang buhay, may paraiso, may impyerno, dapat natin itong paniwalaan. Ang mga sekta din, mga nalihis sa Islam, gani, pag hindi sumang-ayon sa kanilang mga pamantayan sa kaisipan, hindi tinatanggi nila ang mga maliwanag na dalil sa Quran at Sunnah, kaya sila ay nalihis. Kaya dapat tayo, ang unang main source natin ang Quran at Sunnah at ang ijma. Tama na ang akal, pag-iisip mga kapatid, ay kasangkapan sa kaalaman. Pero hindi nangangahulugan na ito ay kasangkapan, siyang magiging number one natin sa main source. Hindi ganun. Dapat ang akal ang siyang sumunod sa Quran at Sunna at ijma ng mga sahaba. May mga bagay tayong naisip na maring imposible, pero dahil binanggit sa Quran at Sunna na ito ay akida, kailangan nating paniwalaan. Kahit pa yastahil, maring imposible sa ating kaisipan, dahil ang pag-iisip ay may limitasyon. Si Sheikh si Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ito ay kaalaman lamang, hinaling tulad niya ang pag-iisip, ang akal natin sa paningin. Ang paningin, yes, kaya niyang tumingin sa lahat ng bagay, kaya niyang makita, pero may limitasyon to, o wala, meron. Kung titingin ka sa araw, hindi mo kayang tignan. O di kaya kung walang araw, walang liwanag, hindi mo makakayanan tignan ang bagay na nakikita mo kapag may araw, hindi ba? So ganyan din po ang akal. Kung wala ang Quran at Sunnah, malilihis ang ating akal. Wala, hindi magagabayan ang akal. So ang akal ay kailangan niya talaga ang Quran at Sunnah. Yun ang buod na pagpapaliwanag hinggil sa al-akal na ito, muwafaqatul aql as-sarih, na ang Quran at Sunna ay sinasanginan niya ang akal na dalisay mula sa mga syubhat at mula sa mga syahwat. Pero ang akal kasi minsan nalilihis dahil ang mga taong ito na nalihis sa reliyong Islam, ginawa nilang number one ang kanilang main source ay ang kanilang akal, mga logical basis. Mayroon silang mga pamantayan na kapag hindi sumang-ayon dito sa kanilang akal, ay tatanggihan nilang Quran at Sunna, subhanallah. So ito ay napaka mali at ligaw na pananaw. So dapat ang Quran at Sunna lamang at ijma ang number one na ating main source sa ating akida al-Islam. Panglima mga kapatid, bilang kagandahan ng ating akida sa Islam, sabi ng ating Sheikh, as-shumul. No, ang ibig sabihin daw ng as-shumul ay ang ibig sabihin saklaw niya lahat ng aspeto ng paniniwala. Walang bahagi na paniniwala liban na lamang na mayroong tinuruan tayo dito, mayroong aral o kaya pinarating sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u janiba min janibil kawni wal hayat wal insan illa bayanatu. Walang aspeto ng buhay liban na lamang daw na pinahayag, pinaliwanag, nilinaw sa atin ng ating akida sa Islam. Pang-anim daw na kagandahan ng Islam na wala sa iba ay ang tashabuh. Itong napakaalaga. Pagkakapare-pareho, pagkahalinan tulad na kung saan ang ibang bahagi ay pinatutunayan niya ang ibang bahagi. Ibig sabihin, walang pagkakasalungatan sa ating akida sa Islam. Ang Quran at Sunna, ang Quran salita ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay sinabi ni Allah na walang pagkakasalungatan. No? Kung ito ang Quran ay nagmula sa iba, masusupungan mo ng pagkakasalungatan. Pero ang Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang mahanapan na pagkakasalungatan o kamalian. Dahil ito ay pinangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na taliwas sa ibang relihiyon na ang kanilang mga aklat ay tadtad o kaya punong-puno ng pagkakasalungatan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun la yatihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Ito yung mga dalil na ang Quran ay dalisay
no, pinangalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagkakasalungatan o kamalian. So ang akida sa Islam ay walang pagkakasalungatan. Kung meron mang nalihis, no, na ibang sekta sa Islam, hindi nangangulugan ng mali ang ating akida sa Islam. Sila nga ay nalihis dahil maaring hindi nila sinunod ang Quran at sunna ng mahal na propeta sa salam at ang ijma ng mga sahaba na katulad ng inalantulad natin kanina na kung saan ang ginawa nilang unang main source nila ay ang kanilang akal. So ito ay isa sa mga dahilan kung bakit sila nalihis. Pangpito at panghuli, panghuling kagandahan, khasais ng ating akida sa Islam ay ang wasatiya, pagiging moderate, no, balanse, no, balanse mula sa hindi nagmamalabis at hindi naman nagkukulang, no, tamang-tama lamang ang ating akida. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, no, hindi nagmamalabis, walang extremis sa Islam at hindi rin naman nagkukulang. No, makatarungan ang Islam, lalo-lalo na sa akida Islamiya, na tamang-tama lamang balanse ayon sa fitra ng mga ng tao. Like for example, ilan sa mga inalimbawa nila dito sa wasatiya, no, sa ibang relihiyon. Like for example daw kay Hesus Kristo, paniniwala kay Jesus Christ. Sa Islam pinaniniwala natin si Hesus Kristo bilang ano, sugo. At the same time siya rin ay alipin, nakabilang sa mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatulad ni Propeta Muhammad na siya ay propeta, sugo, pero hindi nawawala sa kanila yung pagiging alipin nila. Alagad o alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Islam sa paniniwala kay Hesus Kristo ay wasatiya tayo. Bakit? Naligaw dito ang dalawang sekta. Ang Hudyo, no? Ang Hudyo, nagmalabis sila. Okay, nagkulang sila sa paniniwala kay Hesus Kristo. Bakit? Dahil hindi nila pinaniwalaan si Hesus Kristo bilang ano, propeta. Tinanggihan nila, alam natin yung history dito, no? Hanggang sa nais nilang paslangin si Hesus Kristo, no? Pinalan nilang panlangin, pinaratangan nila ng hipokrito at ang kanyang ina. Tinanggi nila at itinakwi nila si Hesus Kristo. Hindi nila pinaniwalaan siya ay propeta. Okay? At the same time naman sa relihiyong Christianity, sila ay nalihis at naligaw dahil sa kanilang pagkukulang. O dahil sa kanilang pagmamalabis. Pinaniwalaan nga nila si Hesus Kristo pero sila ay nagmalabis. Sa anong sense, sa anong paraan? Dahil nagmalabis sila sa paniniwala kay Hesus Kristo na humantong sa itinuring nilang Panginoon o anak ng Diyos. Kaya sila ay nalihis. Pero ang Islam, balanse sa paniniwala kay Hesus Kristo na kung saan siya ay alipin na katulad natin at katulad din ng mga propeta na alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay hindi naman tayo nagkulang dahil ibinigay natin yung karapatan niya, yung taglay niyang katangi, binigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay propeta. Pero siya ay propeta, hindi natin siya itinaas, hindi na tayo nagmalabis sa paniniwala sa kanya, na hindi katulad ng mga Kristiyanong binigyan siya ng katangian, itinaas nila yung antas niya hanggang sa inalintulad nila kay Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan nila ng mga katangian pagka-Diyos na ito ay sumisira sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang khasais ng akida natin sa Islam, na kung saan una at tauhid, no, isulat niyo rito, tauhid, pangalawa at tawqif, pangatlo ay muwafaqatul fitra salima, pang-apat hindi natin isulat, muwafaqatul aqlus sarih, pang-lima at tashabuh, pang-anim tatasyabo, at panghuli yung pagiging wasatiya nito. At inshallah ta'ala sa next lecture, third episode, ay ating tatalakayin ang mga bunga na ibinunga ng khasais na ito. Naway napulutan natin ang aral, mga kapatid, at inshallah ta'ala magpatuloy lang po tayo. Ang kaalaman sa Islam ay hindi natin makukuha sa isang linggo o sa isang buwan o sa isang oras lamang, no? Kailangan po natin ng pagtitimpi, pagtitiis, paunti-unti po natin pinag-aaralan, sinasaliksik ng kaalaman para mas lubos natin maunawaan, no? Mas lubos natin maunawaan ang akida. Ang pinakamahalaga sa pagsasaliksik po ng kaalaman ay dalawang katangian na kailangan natin taglayin dito, no? Una ang ikhlas, no? Pag alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagsasaliksik tayo ng kaalaman,
no, sinusuri natin ang ating layunin, ginagawa natin ito para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag mayroon tayong ganito, itong nagiging dahilan para tayo magpatuloy at maging matatag sa landas na ito, pagsasaliksik ng kaalaman. Pangalawa, ang sabar, pagtitimpi, pagtitiis. So, maaring sa una, malakas yung layunin natin, hangarin natin, no? Masyado tayong active sa pagsasaliksik ng kaalaman, pero baka naman umabuting first sa pag nandun na tayo sa gitna, okay, tinatamad na tayo. So, kailangan po ng sabar, pagtitiis. Dahil ang pagsasaliksik ng kaalaman, ang landas nito ay napakahaba, no? So, kailangan manatili tayo sa landas na ito sa pagsasaliksik ng kaalaman. Sinabi ng Mahal Propeta, man salaka tarikan yaltamisu fi ilman, sahalallahu bihi tarikan ilal jannah. Sinumang tumahak sa landas at manatili rito at maging matatag dito hanggang sa pinakahuling sandali ng kanyang buhay, ay pagkakaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paraiso. Hanggang dito lamang, hanggang sa muli. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.